Greetings to all my kababayans here and abroad. Kumusta po kayong lahat? Si Nurse Caloy po. Konting intro lang po. Alam naman po natin na ang eleksyon ay nalalapit na po. At ito po ay sa Mayo 2022. At ating mga kandidato for sure ay napagpayag na sila ng kanilang mga plataforma at ang kanilang mga pangako sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Ang aking video po ay patungkol sa isang presidential aspirant from a political party na PROMDI, at ito po ay si Senator Manny Pacquiao. Disclaimer lang po, hindi ko po ikinakampanya si Manny Pacquiao, kundi ako lang po ay sumasang-ayon sa kanyang pahayag na akin nabasa na maganda sa aking paningin at pandinig, kaya ako'y sumasang-ayon. Please stay with me sa aking video, panoorin. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at sana po makapagbigay kayo ng komento after watching the video. Ang ating pong topic ay tungkol nga po kay Senator Pacquiao at sa kanyang pag-reject sa proposal ng FDA to restrict ang mga sari-sari store na magbenta ng over-the-counter medicine sa publiko. Alam naman po natin na over-the-counter medicine or OTC ay hindi na kailangan ng prescription. Ewan ko po, ayon po dito sa Section 30 of Republic Act 10918 or otherwise known as Philippine Pharmacy Act, sinasaad po na only FDA retail drugstore or outlets or pharmacy are allowed to sell drugs or medicine to the public. Si Secretary Anyo ng DILG clarified that sari-sari store or variety store can only sell over-the-counter medicine and not prescription meds. Of course, ano po? OTC, kaya hindi pwede ang prescription. Over-the-counter lang meds. Over-the-counter meds lang po ang kanilang pwede ibenta. Ngunit, datapot subalit, ang sinasabi po niya, they are allowed to sell, pero kailangan po ng authorization from FDA para sila po ay makapagbenta ng over-the-counter medicine, which I think, sabi nga ni Senator Pacquiao, ay anti-poor at impractical. Bakit po? Kasi ang mga netizen mismo ay nag-react din urging the government to allow ang mga sari-sari store to sell over-the-counter meds para sa ating mga kababayan na malalayo sa butika or walang butika sa kanilang lugar. Sinang ayunan ito ni Senator Pacquiao, at ang sabi niya, paano kung wala silang sasakyan? Paano kung ang bibili lang nila ay para sakit sa ulo, sakit sa ngipin? Kailangan pa ba nilang mamasahe? Baka mas mahal pa ang pamasahe nila kaysa dun sa tablet ang bibilin nila. Which makes sense. Kasi nga po, sa ating mga kababayan, nasa mga rural areas, mga kanayunan, at sa mga villages na malayo ang mga butika or farmasya, ito po ay waste of time kung ang bibilin lang po nila ay mga emergency meds para sakit sa ulo, sakit sa ngipin, sakit sa o mga kalamnan o para sa ubo. Ang sinasabi po ng DILG ay katunayan, nag-assign na po sila or they coordinated with the PNP to crack down at i-monitor nila yung mga or huliin ang mga sari-sari store na nagbebenta ng mga over-the-counter meds. Kasi nga po, ang fear po nila, ang kanilang kinatatakutan ay posible
ang binebenta nila or nagbebenta sila ng mga fake medicine. Again, sa sinabi ni Senator Pacquiao, sang-ayon po ako. Bakit? Kasi ang sabi niya, bakit hindi yung mga manufacturer ng fake medicines ang huliin at bakit yung maliliit na mga sari-sari store na nagbebenta ng over-the-counter meds na tingi-tingi lamang. Meron po akong kaibigan at may-ari ng maliit na sari-sari store dito sa aming village. Sila po ay bumibili sa mga generic pharmacy, sa Mercury, sa Watson, ng tingi-tingi para ibenta rin po nila ng tingi-tingi. So, bakit paghinalaan ang mga sari-sari store na malilit lang po mga puhunan ng mga tindahan ng mga yan? Bakit nila ika-crackdown ang mga sari-sari store na to? Yun po ang katanungan. Bakit hindi nila huliin yung mga gumagawa mismo ng mga fake medicine, sabi nga ni Senator Pacquiao. At sabi pa rin ng DILG, inuutusan ang mga LGUs to monitor or gumawa ng ordinance na i-monitor nila or i-crackdown nila mga sari-sari store. Samantalang mismo kay Secretary Anyo, sinasabi po niya na mahirap i-track down ang mga butik, ang mga sari-sari store na to if they are selling fake medicine or not. Why waste your time in doing so? Bakit hindi tayo pumunta sa malaking isda? Bakit yung mga maliliit na isda or sari-sari store ang inyong huhuliin o bibigyan ng restrictions na hindi pwede magbenta ng mga ganitong over-the-counter meds? Yun po ay isang proposal na hindi sinang-ayunan or ni-reject ni Senator Pacquiao, which sabi mo nga, parang isang knockout punch yan kung mapaipapanalo ni Senator Pacquiao at hindi matutuloy yung pag-restrict nila ng pagbenta ng mga gamot sa mga sari-sari store. Kasi po kailangan po ng mga ating mga kababayan yan na nasa liblib sa mga kanayunan, malalayo ang butika sa kanilang lugar. It's impractical nga naman, sabi nga ni Pacquiao. Sa mga owners, sila lang po ay bumibili at nagbebenta ng tingi-tingi. Why would they suspect them na selling fake medicine? As sa experience ko po, I was a medical representative for 6 years. Doon po dapat pumunta ang DILG sa Divisoria at sa Bambang sa Santa Cruz. Diyan po ang bagsakan ng mga fake medicine as far as I know. Huwag po natin pag-initan ang maliliit na businessman na meron silang sari-sari store, lalo-lalo sa mga malalayong lugar. Give them the chance. Magbenta sila ng over-the-counter meds para sa mga kababayan natin na kung meron silang emergency needs ay meron sila agad mabibilan kesa pupunta pa sila sa malayo. Yun nga po ang logic na paano kung wala silang sasakyan. Baka mas mahal pa yung panilang pamasahe. Hindi po sinasabi ni Senator Pacquiao. Kaya go for it, Senator Pacquiao. I-reject niyo po yung proposal na yan. At ako po ay saludo sa inyo kung kaya niyo pong ipaglaban ang karapatan at ang ating mga kababayan para sa kanilang convenience. Isa po yung dahilan na dapat bigyan ng karapatan ang masari-sari sa magbenta. Kasi malaking bagay po yan na meron ka agad available na may bibili sa sari-sari store ng mga gamot na kanilang kakailanganin kesa pupunta pa sila sa malayo. Yun lang po. Sana marinig ni Secretary Anyo ang panawagan ko nito. At sa inyo mga ating mga viewers, please mag-comment po kayo kung ano po sa inyong palagay. Maraming salamat po.